Ako pala si Albert Vargas, mas kilala sa Palayaw na Bong. Tari maker ng Bagong Bayan, Tagig. 13 years nang gumagawa ng tari. Nung bata ako, wala naman talaga nagturo sa akin kung paano mag-imbento ng tari. Nakikita ko lang yung mga tari talaga na ginagamit sa sabungan. Nakikita ko, kaya medyo itinatak ko sa isip ko at medyo parang ginaya ko lang yung korte. Naisipan ko, bakit hindi ako gumawa ng mas matibay sa kawayan? Kumuha ko ng alambre, pinitpit ko ngayon. Tapos dinaliman ko, pinitpit ko yung pinakagarol, kung tawagin garol. Pinipitpit ko, tapos bini ako lang, tapos binuka ko para maglapat lang sa panang manok. Naghubog lang siya ng tari, okay na. Tinaliman ko na. Tapos nung nakagawa ako ng isa, gusto kong may alaga akong manok na gusto kong subukan, ilaban. Eh walang tari yung kalaban. Ayaw nila lumaban sa akin kasi yung tari ko is bakal, yung sa kanila kawayan. Yung ginawa ko, gumawa ulit ako ng isa. Para pag naglaban ako, may ipapahiram ako doon sa kalaban para lang mapalaban yung manok, masubo ko yung tari ba. Yun nga, nung pinahiram ko, sa kasamaan, ako natalo. Ako yung natalo. Nung nagbinata na ako, pabalik-balik ako ng probinsya, Maynila, hanggang sa nag-istin ako rito sa Tagig. Hindi ako nagtatari yung iba. Natatalo lagi yung manok ko. Kasi minsan yung tari is napunta na sa harapan. Wala na dito sa likuran, hindi na makakapatay. Pagkatapos nung nagpagawa nga ako, tulad nga nung sinasabi ko na nagpagawa ako na inaasahan kong magagawa, tapos nung kinukuha ko, hindi naman nagawa. Pinagawa ko sa iba. Nagawa naman. Ang problema, nung itinari ko na putol. Kaya ang ginawa ko, ano kaya kung magsariling gawa na lang ako? Nung nagsimula nga ako paggawa ng tari, wala pa akong mga kagamitan. Kumbaga nagnanakaw pa kami ng oras sa trabaho nung kaibigan ko para makagawa ng tari. Ako nagkakat na ano, kasi sariling pattern ko nga ginawa ko. Doon nga nabuo itong Media Luna eh. Sa akin, pag nagagawa ko, inuuna ko muna yung garol. Pinipinis ko muna to na garol bago ko kabitan ng talim. Ako kasi magdusukat ako ng garol is sa daliri lang eh. Yan, pag gumasya na tong daliri ko, okay na sa akin. Saka yung haba niya, lumagpas siya ng isang pulgada, okay na yon. Yun ang pinaka pattern ko sa garol. Ito yung bleed na ginagawa kong tari. Ngayon may mga, kung nakapansin nyo, may mga naka-drawing na dyan. Yan ay ito yung pattern ko. Kaya drenawin ko na siya dyan para pag ikinat ko siya, mayroon akong guide. Yan ang babaybayin ng aking cutting disc. Pag nakat ko yan, hahasain ko muna siya rito para maging malinis, para maging ganito siya kalinis, bago ko ikakabit doon sa garol. Tapos pag nagtanim naman sila, yung iba, dito nakabiak to. Sa akin naman, sa loob ang biak dito. Dito ko binibiakan yan, tapos pag hininang, para yun ay kakapitan ng hinang sa loob. Kailangan, maimedyalo na natin yan. Pag nakaposisyon na ng ganyan, saka ko na siya hihinangin. Ang gagawin ko niya, tatalian ko pa yan. Dito ng, ano, tinatalian ko siya. Para pagpatak ng hinang, hindi nagkakalat. Kumbaga yung tali na yon, yun ay guide ng hinang para papasok doon sa loob. Ang gagawin ko pa dito pagka hinang, pagka lumamig na siya, ibinabagsak ko muna siya. Kapag ang tunog niya ay makalansing, okay yung hinang niya sa loob. Buo. Pero kapag ang tunog niya ay medyo bingi, uulitin ko yon. Dahil hindi pumasok yung tanso doon sa loob, yung hinang sa loob. Kapak, yun ay nadidisgrasya, natatanggal yon. Dito natin i-grind, dito tayo magbabawas ng bakal. Ganon din sa garol. Yan lang din ang ginagamit ko na pang linis. Pang, kasi itong garol malaki pa. Yan yung ginagamit ko para maging maliit ito siya. Para maging magaang. Pagka malinis na yan, kikilayan ko na siya. Kikilayan ko na siya doon sa magaspang.
Hanggang pagkatapos kong makilayan yan, dadaan pa ito doon sa liha na naka-wheel din na liha para maging makintab. Pumuti siya, makintab. Saka ko siya hahasain ng pino. Finishing na yun. Finishing. Yun, matalas na siya. Pag sa akin naman kasi, ang ginagawa ko pag nagbasyada ako, kumbaga tinatagis ko na siya para matanggal yung alibaba. Para pagbigay ko sa customer, pag testing niya, napagatalas. Talagang dumidikit. Saka yung tulis, talagang tumutusok. Para sa akin na gumagawa, ginagawa ko na yung para yung pinakamagaang para sa manok. Ito na nga yung pinaka-signature ko, ito na siya. Maraming beses kong ginuhit. Hanggang sa makuha ko yung pinakagusto ko, ito na nga yun. Yung pinakagusto ko na pattern. Ang medya luna para sa akin kasi, madaling pumatay. Kung sa dikita ng manok, sa palitan ng palo, mas makakarami siya ng saksak. Kasi mas madali siyang pumasok, mas madali siyang mahugot, mas makakarami siya ng saksak. At alam ko na ganun kabilis kasi ilang beses na rin kami nakakuha ng pasty skill sa ganitong pattern na tare. Sa lumalabang kami ng Pangasinan, naglalabang kami ng dito sa Zambales, itong gamit kong tare. Nakatatlong pasty skill kami itong gamit na pattern. Matagal na to. Yung pattern ko na to, nagsisimula pa lang ako paggawa ng tare, nahawa ko na tong ganitong pattern eh. Siguro mayroon ng iba na nakatuklas nito kasi hindi naman ako gumagaya sa iba eh. Siguro humahanga din ako sa ibang pattern pero yung gagayahin ko hindi kasi dito na ako subok eh. Nako, kung sa challenge lang, kaya makipagsabayan ng tare ko sa mga big time. Kung sa totoo, sinakikipagsabaya naman. Kasi ginagamit nga ng mga customer ko yan sa big time eh. Pero ang gusto ko, yung ako talaga ang gamamit. Kaso nga lang, walang pagkakataon lang pera para pang-entry doon sa mga malaki entry. Kaya, pero kung bibigyan ng pagkakataon, bakit ba? Laro lang naman, export lang naman yan. Pagkatapos niyan, eh, magbabatian pa kayo eh. Sarap sa feelings nun. Pang feeling na tagagawa ng tare, masarap. Kasi marami kang nagiging kaibigan. Kahit na hindi mo kilala ang pangalan ng isang tao, tinatawag ka, binabati ka. Minsan, mas masarap sa feeling yung may sa'yo, naghihingi ng opinion mo about sa tare. Dahil yung kaalaman mo, naibahagi mo sa iba.